So black water Terra Firma at saka Magnolia at saka Converge. Well, parehong dikdikan ng laban. Pero nakikita na nga natin itong ano eh. Itong ito nakikita na natin yung potential nitong black water. Okay? Nakikita na natin itong potential ng black water na manalo kung magiging consistent lang sila. At saka ang may nababasa akong ite-trade daw si Troy Rosario sa NLEX eh. So hindi natin alam dahil kailangan ng black water ng big man. At saka itong mga na-injured na si Dagiwag at saka si Isaac Go eh nakabalik na. Ay, hindi pa natin alam kung matutuloy ito si Wami Chongson sa Ginebra. O kasi alam ko, parang gusto ata siyang kunin ng Ginebra. But maganda naman yung itinatakbo ng Terra Firma offense-wise. Pero kasi pag open sa offense, yung wala kang depensa, may chance ka rin matalo. Yung para sa akin, ang tawag ko ron, o ang term ko doon, yung Golden State style. Minsan eh, pag puro ka shoot ng shoot, wala. Tatalunin ka pa rin ng kalaban. Ang gagawin mo lang, didikit ka. Pero, didikit ka, pero hindi mo sila matatalo kung wala kang depensa eh. May nakikita akong mga turnover na nangyari dahil sa depensa ng Blackwater eh, di ba? May still si Swerte, may still si Ilagan, may mga still si McCarthy, so yun. And then yung Magnolia Converge naman, yun yung sinasabi natin. Yung James Lapot, malaking tulong, no? Hindi pa natin nakikita na magkasama si ano eh, si Abueva at saka si Trotter at saka itong si Lapot ng matagal eh. Hindi pa natin alam eh. Pero sa nakikita ko, sa observation ko, itong Magnolia, kung magtutuloy-tuloy itong lineup nito, may lineup na to na malaki. No? Meron na silang Rapi Ribis, no? Meron na silang kung gagamitin nila si Lapot, si Lapot. And then meron pa silang Eriobu. Yung Eriobu pwede mo gawing 4 o pwede mo gawing 3. Yeah. Yung Eriobu tsaka Abueva pwede magkasabay kung small ball yun. Di ba? Pwede mo ilagay na 4 tong power forward tong Eriobu at 3 itong si Abueva. At saka pag inilagay mo to si Lapot sa low post, pag post up nito, eh si Calvin mamimista sa weak side rebounding. Kasi pag nagminti si Calvin yung unang gustong-gusto ni Calvin pumupulot ng bola eh. So yung gravity nito ni James Lapot is advantage for players like Calvin Abueva. So malaking problema yun sa kalaban pa nagkataon. Kasi pag nagmintis yun, nandun na si Abueva, papulot-pulot lang. At minsan, pag papulot-pulot lang siya, foul pa. So hindi natin alam ang pwedeng lineup nitong Magnolia kasi napakalalim. No? At sinubukan makipagsabay ng Converge, pero alam naman natin yun, pagka mas malalim yung lineup mo, medyo mas malalim ang nananalo. At saka yung si Jed Mendoza na birang gamitin. No? Yeah. Si Jed Mendoza na birang gabitin yung galing sa JRU. O lumalabas na yung laro. Yun nga, sana kasi gamitin din. No? Para hindi naman nasasagad si ano, hindi nasasagad si Kofi Prince, si Mark Baroka, si Gio Halalon at saka si Paul Lee, hindi sila nasasagad. At least meron sa kanila magkakaroon ng extra
extended na pahinga kasi may Jed Mendoza ka na pwedeng gamitin. Diba? Eh, maaasahan naman. So, yun lang po.